Inararo ng isang kotse ang Center Island sa Quezon Avenue sa Quezon City kaninang hating gabi. Sa tindi ng pagkakabangga, tumawid pa ang kotse sa kabilang lane at sumalpok sa isa pang sasakyan. Balitang hatid ni Oscar Oida. Nagkalat ng mga piyesa ng sasakyan, nagkadurog-durog na concrete plant box, mga tanim at ang wasak na sasakyang ito. Yan ang inabutan namin sa bahaging ito ng Quezon Avenue Underpass pasado alas 12 ng ating gabi. Ilang minuto pa lang doon na nakalilipas ng suyuri ng Mitsubishi Galant na ito ang Center Island sa lugar. Sa tindi ng pagkakamangga, tumawid pa sa kabilang lane ng kotse kung saan inabot pa nito ang isang paparating na kotse na nung isinasakyan ng mag-asawang senior citizen na si Namon at Rosa Luna. Kami pauwi na ng bahay from Quiapo going to Sirkel, di ba? Okay. Pagdating dito sa may, malapit dito sa may underpass, yung sasakyan naman na from Sirkel going to Quiapo naman, dumundag siya ng island. Tumawid siya. Kami ang inabot. Ang 61 anyos na si Aling Rosa, nalakit daw ang katawan dahil sa aksidente. Ang driver naman ng Galant na si Raymond Diu, wala namang tinamo ni Galos. Pahayag nito sa mga traffic enforcer. Ang sabi ng Delta nung Galant, meron daw siya na agit-gita na truck. Yun ang sabi niya. Tapos, ano nangyari sa kanila ng truck? Wala naman kaming nakita nung truck. Hindi yung kabanggaan niya na isang kotse na nandun sa unahan. Ang tingin ko parang nakainom eh. Bunsod ng aksidente, mayigit isang oras ding isinara ang naturang underpass. Oscar Oida, GMA News.